Mga tamang gawain para maabot ang kalayaan sa pananalapi. At kasama natin sa umagang ito ang mga hari ng kaperahan galing sa IMG. Magandang umaga, Joanne. Magandang umaga, Bart. Magandang umaga, brother. Good morning. Good morning, brother Andy. At si Noel. Good morning. And Noel, Noel. Andito si Noel. Yeah, good morning. Kompleto. Morning. Kompleto kayo. Na-miss namin kayo. So, yeah. Ano ang mga dapat gawin para maabot ang kalayaan sa pananalapi? Okay. Good morning, brother Andy, brother Alvin, and sister Riza, no? Ang topic natin ngayon, libre ang mangarap. Taasan mo na, mas mataas ang pangarap, mas matindi ang pagsusumikap. So mas mataas ang pangarap, mas matindi ang pagsusumikap. Mas malaki ang pangarap, mas malaki ang sitikap. But pag nag-set po tayo ng goal natin, na pangarap natin, dapat huwag yung unrealistic. No? Dapat realistic siya. Kasi kung naglagay ka ng pangarap mo na alam mong hindi mo maabot, so hindi mo gagawin. So, mag-set tayo ng pangarap na kaya, mataas siya, pero kaya nating abutin. Kasi ang pangarap na hindi natin ina-actionan, baka maging bangungot. So, bakit, may tanong, ano, bakit ang mga tao, pag nag-set ng pangarap, bakit nililitan? Siguro, no, dahil may kasabihan tayo na huwag masyadong ambisyoso, so, huwag masyadong mataas ang pangarap. Kasi pag mataas ang lipad, malaki ang bagsak, no? Malaki ang laggapa. Kaya siguro, no, tipid na tipid dahil sa pangarap. Ilibre naman, dapat bakit natin titipirin ang pangarap natin, ano? Having big dreams is not enough. Malaki ang pangarap natin, hindi yan sapat, ano? Dapat actionan pa rin natin. So, yung mga pangarap natin, hindi natin yan maaabot. We cannot make things happen by just wishing. Kahit isulat mo yan, lahat ng pangarap mo, hindi mo ginagawa. Gagawa ka ng dream board mo, lahat ng sulok ng bahay. Talagang nilalagyan mo ng dream board mo, lahat ng sulok ng opisina mo, pati sa toilet. Lahat, meron kang dream board. Pero pag hindi mo ina-actionan yan, wala pa rin mangyari. Ano? Dapat nating a-actionan pa rin. So, pag maliit ang pangarap natin, maliit din yung sikap natin. So, ang resulta, maliit rin. Pero pag malaki ang pangarap natin, malaki ang pagsisikap natin, ang tagumpay natin, malaki rin, ano? Kaya ang pangarap, walang bayad. Libre yan. Sana kung may bayad ang pangarap, so liitan mo. Pero ang pangarap, libre, walang bayad. Huwag lumilipong limitahan, libatahan. Dapat malaki ang pangarap para malaki ang sikap, malaki rin ang talagang tagumpay natin. Pero again, balikan natin, dapat ang pangarap natin is realistic, kaya nating abutin. Brad Bart? Okay, thank you, Brad. Yung mataas ang pangarap, mangarap ka ng mataas, malaki, eh kahit sino pwedeng gawin yon. Pero nagkakaproblema tayo doon sa kasunod na linye. Yung mas mataas ang pangarap, pero kailangan na mas mataas din na pagsusumikap, doon nagkakaproblema. So I guess, especially ano, sa pandemic ngayon, natetest yung mga disiplina natin pagdating sa pera, natetest yung maraming challenges ngayon dyan. Nabanggit nyo kanina, Brother Randy, nabanggit nyo yung mga sale ngayon. Kasi walang bumibili, so halos isi-sale na nila lahat ng ano ngayon. So, doon natetest pagdating sa pera. Yes, libre mangarap, pero how long ka magiging disiplinado pagdating sa pag-ipon ng pera, hanggang kailan mo matetest ang sarili mo, matidisiplina ang sarili mo na yung tingin mo eh yung future pa din. So yun yung ngayon ang test natin sa sarili natin. And well, lahat ng tao, well, marami, karamihan, masipag, ano, trabaho tayo ng trabaho, pero bottom line nito, financial education pa din. Kahit trabaho ka ng trabaho buwan-buwan, kumikita ka, ang mahirap dito, kung wala ka pa rin tamang financial literacy, you'll end up nightmare pa din ng retirement mo. So, nangyayari,
nagagastos mo or hindi mo na sa taing na ilalagay sa tama ang mga tinatabi mong pera. So bottom line dito, financial education pa din. Kailangan continuous ang discipline mo, tapos at the same time tama mong na ilalagay ang mga savings mo. Actually, Brad, maganda ang mangarap eh. Pero marami ring alam, kilala tayo na ayaw mangarap kasi takot na hindi nila ma-achieve yung pangarap. So para sa kanila, kung ano ibibigay ng buhay, eh yun na yun. Kung talagang titignan natin, no, ang mga successful na tao, kahit sino dyan, talagang may pangarap. In fact, kung nasa abroad ka ngayon, hindi ka darating nang sa abroad kung hindi ka nangarap pumunta ng abroad, di ba? So, hindi po masama ang mangarap. Ang masama kung mangarap tapos walang action. Pero importante po ang mangarap. Kasi pag hindi ka mangarap, wala kang inspirasyon para magtrabaho. So pag minsan may mga kaibigan tayo, uy, huwag kang mangarap, masama yan. Mali na pag-iisip yun. In fact, ang sinasabi nga natin is, mangarap ka rin naman, lakihan mo na. Bakit? Dahil pag dinakihan mo, mas maabot mo yun eh. Kasi alam mo na marami kang kailangan gawin. Kung ang pangarap mo is napakasimple, baka hindi ka magmamadali eh. Sasabihin mo lang, kaya ko naman yan 5 years from now. So, okay akong parelax-relax muna. So, wag gawing excuse yung hindi mangarap. Ang pagpapangarap, I think, sa English, dream eh. Diba? Walang masamang mag-dream, mangarap na maging successful. Walang masama mangarap na yung anak mo maging professional, maging doktor, maging lawyer, di ba? But at the end of the day, kailangan talaga i-partner mo sa action. So, ang masama yung pangarap ka ng pangarap, daydream ka, pero wala kang action. Mahirap yun. Pero maganda po mangarap kasi yun yung inspirasyon natin. Yun yung tinatawag na kailangan may vision. Kasi kung wala kang vision, hindi ka dadating. And to become wealthy, to become financially free, hindi masarap, hindi masama yun. Dapat talaga lahat ng tao mag-iisip na mangarap na maging financially free. Huwag matakot. Kasi pag tinanong mo pag minsan ng tao, anong tawag nito? Mangarap ka ng ganito. Hindi, okay na ako. Contento na ako eh. Hindi totoo yun. Defense mechanism lang yun. Dinidepensa lang natin kasi takot tayo mag-fail. Diba? Huwag kang magtakot ng fail kasi ang daming mayayaman nag-fail ng maraming beses pero hindi sila huminto sa pagpangarap. Kahit ngayon na sinasabi natin, Brother Randy, may recession, pangarap ka pa rin. Wala naman nagsasabi pag may recession, ay huwag kang mangarap ha. Diba? Walang ganon. Mangarap ka, walang masama sa pagmangarap at yun yung gawin mong inspiration. May tanong ako sa inyong tatlo. Narinig ko kanina, mangarap, ang daming sinasabing mangarap. Pero sinabi nyo din, realistic. Paano ba mangarap ng realistic? Paano malalaman kung realistic yung pangarap mo o masyadong maliit? Paano mo malalaman kung kailangan mo lakihan yung pangarap mo? Para sa akin, Brother Randy, ang pangarap kasi, magiging realistic kung may plano ka. Hindi realistic kung wala kang plano. Diba? Pero gaano kalaki, it really depends on you. Diba? Kung sasabihin mo, eto yung gagawin mo, walang hindi realistic. Not realistic. Pero kailangan gawan mo ng plano. Kasi kung walang plano, useless. Joanne, so may mga tao na meron silang magagandang pangarap pero hindi nila alam kung paano makarating doon. Ang IMG, may mga plano, no? May mga concrete steps na matitake para marating yung pangarap nila, di ba? Yan ang tinatawag natin na financial check-up. Kasi doon sa financial check-up, inaalam natin kung anong gusto ng tao para bigyan natin ng guide at paano gagawin. Sinuwel, magaling mag-financial check-up dyan. Kasi very, very important yung ginaguide natin. Isipin. Sige, Noel. Realistic no na... Gusto mong income of 100 million a month, hindi naman realistic, di ba? Kaya tama yung sinabi ni Joanne, sa financial check-up, makikita natin yan kung ano yung realistic na maximum na kaya mo. And dapat, na-miss natin, no, dapat may time frame. Like for example,
I want to bring my children to the Disneyland. So kailan? 10 years from now, 20, 15 years from now, hindi na bata yung anak mo, di ba? Malalaki na, dapat kita in frame. You want to see the world, dapat yung malakas pa ang tuhod at saka malakas pa, no? Wag yung you want to see the world pero paika-ika ka na, hirap naman. So aside sa realistic, dapat specific siya and dapat may time frame din. Totoo yung sinabi ni Noel, ano? Yung realistic at saka yung may time frame ka, may goal ka. Kasi mahirap naman yung ano natin, yung goal natin hindi proportionate sa kinikita natin. So kailangan i-check din natin kung magkano kinikita natin at magkano kailangan na itatabi natin. So kailangan doon man natin malalaman kung kaya ba natin or not, malalaman natin kung realistic ba yung pangarap natin or not. Pero isang bagay din, ano, especially yung mga empleyado, masyado nilang inaasa sa hindi pa nangyayari, kagaya ng sasabihin. May kakilala ko, sabi nga, bibili na lang ako ng bahay pag nag-retire na ako, pag nakuha ko na yung lump sum ko na retirement pay. Eh, hindi pa nga nangyayari. Eh, paano kung hindi mangyari yon, di ba? Kung magsara yung kumpanya na pinagtatrabahuan niya. So, kailangan ka ng recession. Yung realistic, yung ano natin, yung alam natin, pagbasihan natin yung kinikita natin. Riz at Alvin, mga hari, sabi nga nila, tayo nagpapa-physical check-up tayo, yung kotse pinapa-tune up natin. Pero wala tayong financial check-up. Pwede bang gawin yan sa IMG? Yun ang pinaka-importante, brother. Gawin lang niya yung financial check-up, pati yung pangarap, maating. Paano gagawin yun? Tatawag sa inyo. Sabihin, hello, gusto ko magpa-check-up, pa-appointment po ako, papatingin po ako, ganun. Parang ganyan. Yes, pwede silang mag-attend sa mga Zoom meetings namin. Tapos, nagsisend tayo ng one-on-one. Para, kasi iba-ibang tao, iba-ibang pangarap. Diba? Iba-ibang tao. So, talagang one-on-one yung financial check-up. Talagang, yes, they can send us a message and then we will set an appointment and then we will do a financial check-up. Pero talagang kailangan yun. So, pwede sabihin, gusto ko po yun kay Noel na sa Money Doctor. So, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong tatlo. Nabuo na muli ang ating tatlong mga hari ng kaperahan. Salamat. Salamat sa IMG, International Marketing Group. Learn to the secret to saving and building your future. Tumawag lamang sa 0917-500-8388.